Ta-dang! Hi guys! Good evening everyone! Nabanggit ko po kaninang morning na magla-live ako ng 9 PM, but then again, I got so inspired ngayon na mag-live ng mas maaga. So I think I'm gonna wait at least 5 na manonood dito sa live video ko. May 2 viewers na po tayo. Hi! Kung sino man po kayong dalawang viewers na nanonood ngayon, comment naman kayo dyan, mag-hi naman kayo dyan para alam ko kung sino po kayo. And, yan. So, ayun, hi! Hi, Coach Raymond! Kita ko yung mga pictures nyo, Coach Ariel, and Mama! Hi, Ma! Sino pa ba yung isa? Sino to? Wait lang ah. Sino ka? Sino kayo na? Uy, 11! 10 viewers! Hi, guys! So, let's start! Dahil nag-start na po kayo, andyan na po kayong lahat. Maraming salamat sa panonood sa aking AC Live Vlog video, episode 5. Episode 5 na po pala tayo. Hi, Idol Oike! Hi, Keke! Sorry! Hi, Michael! Ayan. Bago sa lahat, papakilala ko po sa inyo si, si Patato. Patato po ang pangalan niya because he's a potato. Ayun, bakit po ngayon ako nag-live video? Hi Coach Raymond from Saudi and Michael, 'di ba? From Japan, o ba international. So bakit po ako ngayon pwede na nating i-consider ito na sabihin na natin year-end video, and bakit ngayong araw? Ngayon po ay December 29, 2019. Oh, marunong ako ng date ngayon. Pero today is my 3rd year anniversary ng This was December 29, 2016 ang last day ko sa work as a full-time senior accountant that time sa isang international hedge fund services in Makati. So, 3 years na po akong full-time sa aking business. Yay! Happy anniversary to me. Wait, ganun eh. Pat on the back. Ngayon, bakit ko po siya biglang nakwento or gustong i-share? Kasi, nung mga nakarang araw, napag-isip-isip ko, hey, malapit na pala akong mag-anniversary as a full-time network builder in Sante. So, ano yung mga naging signs, pwedeng signs, or ano yung naging batayan ko sa sarili ko, bakit, at paano ko nalaman na ready na po ako? Because 3 years in business, marami po kayong nakikitang magandang pinupost po namin, but then again, there is always the background na nasa likod. Ang buhay and in business, in life, it's not just the ups. Ang buhay po at ang business, palagi may up yan. Tama? And, syempre, meron din pong down yan. Promise! Yung mga down times na yon, yun yung kailangan nating paghandaan. Hindi naman sa nag-a-attract tayo ng negative, but then again, you are never too prepared for life. Tama o tama? Diba? So, ngayon, gusto ko lang i-share 3. Tatlo lang po ulit ang tatandaan natin. Kung may pinag-iisipan ka ngayon, nag-decide ka kung ready ka na ba, pwedeng makatulong itong tatlong i-share ko sa inyo. Ready na po ba ang ballpen at papel? O, di ba? Una-una, W, or sabi nga sa call center, W, willingness. Willing ka po ba? Ay, tinan natin ah. Maraming parts to. Willing ka po ba? Willing ka bang mag-take responsibility and become accountable for your actions as a business owner? Kasi as a business owner, lahat po ng or majority ng gagawin po natin, hindi lang makakaapekto ngayon sa buhay natin. Whatever decision na gagawin natin, it will also impact other people's lives. Hindi lang buhay ng customer mo, hindi lang buhay ng empleyado mo, hindi lang buhay ng supplier mo, lahat po ng nakapaligid sa'yo. Whatever decision na gagawin po natin, it will impact their lives. Ngayon, if gumanda iyon or pumangit ang buhay nila, are you willing to take responsibility and become accountable?
isip. Pangalawa, willing ka rin bang mag-take ng no excuses sa sarili mo? No excuses, Apple. Ganon. Parang ganon. Kasi, promise, nung nag-start ako sa business na to, nung nag-full-time ako, nung nag-resign ako, hindi ko na kailangan gumising ng madaling araw para pumasok. Kasi ang layo-layo ng work ko. I live in Binangonan. And ang work ko that time is in Makati. So ngayon, I have an excuse not to wake up really early. But then again, nung hindi ako gumising ng maaga at nagpa-banjing-banjing ako at natulog ako hanggang anong oras ko gustong matulog, wala pong nangyari sa akin. So that was an excuse. And nung nag-decide po ako na hindi ako tatanggap ng excuse ko sa sarili ko, especially for example, pag mag-exercise or something, kapag nag-decide na ako na, Apple, hindi pwedeng magbigay ka ng excuse sa isang araw, sa sarili mo, doon na po may nangyayari sa buhay ko. At doon na po nahihit ko at nakukuha ko ang goal ko sa isang araw, sa isang linggo, at sa isang buwan, at sa isang taon. Third, willing ka rin po ba to stop complaining and to think of solutions instead? Kasi promise, as business owners, sabi nga po ng mentor namin, business or solutions provider po tayo. Yes, napakarami pong negative sa paligid, napakarami pong problema, and ang role po natin bilang network builders, bilang business owners, is to look and find for solutions. Tayo po ang mag-iisip. Kaya nga po tayo naging business owner eh. Diba? Eh, dahil tayo mag-iisip ng solution for other people. For example, what we are sharing right now is Sante Barley. So, the problem nowadays is the health of many people. Ang dami pong may sakit ngayon, ang dami pong nagre-rely ngayon sa synthetic, ang dami pong nasisira ang mga organs dahil sa side effects ng iba-ibang mga gamot. So, what's the solution that we are providing? It's natural and organic barley product from New Zealand. So yes, nag-promote na rin ako, but what's your solution every time you encounter a problem? Ngawa ka lang ba ng ngawa? O willing kang maging part ng solution? Isip. Kaunti lang. Okay? So next, eto na. Medyo may matatamaan po, katulad ko, tinamaan din ako nito before kasi graduate po ako ng school, obviously, and I am also a licensed certified public accountant. Nung nag-start akong mag-business, ang isa pang tanong kung ready ka na ba na mag-full-time is, willing ka na ba to swallow your pride and ma-reject ng napakaraming beses sa iyong business? Kasi, hindi po totoo na walang rejection. Even in online, even in e-commerce, I have a mentor in e-commerce, pinag-aaralan ko rin po ang online, hindi po totoong walang rejection sa online. Kasi, kapag na-disable ni Facebook ang iyong account, hindi ba rejection yon? Kaya ngayon, hindi po natin sasabihin na walang rejection. As business owners, bakit po natin minsan kailangan iswallow ang pride natin and ma-reject tayo from time to time? Hindi naman dahil sa immune tayo o sa dista ba yun? Sa dista tayo na, hey, saktan niyo ako. No! Hindi po. Sasanayin lang po natin ang sarili natin sa rejections para come the time, ang goal po natin is mas maging better person in dealing with people na nag-reject po sa atin instead of bitter persons. People. People. Ayan. Nagutok ako sa mga grammar Nazi dyan eh. Okay? So, and, dalawa na lang pong willingness. Willing ka rin po bang mag-aral ng iba-ibang diskarte sa buhay? I've learned this the hard way. I transitioned from book smart. Kasi syempre, nag-aral, ang daming books na binasa, ang daming videos na binasa. And knowing
knowing some business theories is definitely and sobrang different siya applying it in different in real life. So from book smart into street smart. Our mentors in Sante in Driven, mentor John Francisco and mentor Chris Galineto, they are both street smart. They learned the business the hard way, and yun yung reason bakit napaka-wise nila. Ang dami nilang learnings, ang dami nilang experience dahil natutunan nila ang business the hard way. And ngayon, ang pinaka-last thing na itatanong mo po sa sarili mo kung ready ka na bang mag full-time is, are you willing to sacrifice? Sacrifice the things that you love for now, for the meantime, para mas marami kang time na mailaan para maitulong mo sa ibang tao. Kasi, aaminin ko po sa inyo, marami po akong na-sacrifice. Naka-sacrifice ko ng manood ng anime. Hindi na po ako nanonood. Kaunti na lang. Na-sacrifice ko na rin yung pagdodrawing ko minsan. Na-sacrifice ko na rin yung panonood ko from time to time. Or pagbabasa ng manga. So, those are the things that I love to do. But then again, I have to sacrifice muna yung mga gusto kong gawin para maibigay ko ang oras sa mga partners ko para mas matulungan namin silang mag-live ng mas magandang buhay para sa sarili nila and para sa mga families nila. So, willingness. Konting recap lang, malalaman mo na ready ka na kapag willing ka nang mag-take responsibility and become accountable. Take no excuses para sa sarili mo or from yourself. Stop complaining. Okay? And think of solutions. If you're willing to swallow your pride and ma-reject ng maraming beses, to learn different diskarte, and to sacrifice some of the things that you love. W pa lang po yan. May P and V pa tayo, okay? So, P. Ano po ang P? Alam mo na po ba ang top priorities mo in life? So, malalaman mo na ready ka nang mag full-time kapag alam mo na ang top priorities mo in life. Because promise, when you go full-time, when you have more time in business, napakarami pong distractions. Ngayon, paano mo po malalabanan or sabihin na natin na maiiwasan ang mga distractions na yon kapag alam mo ang top priorities mo in life? Wala pong time management, meron lang po tayong priority management. Knowing your top priorities in life can definitely help you say no to some of the people, some of the events for now na wala sa top priority mo and hindi siya makakatulong or makakapag-deter. Imbis na dapat didiretso ka dahil distraction for now, punta sa kanan, punta ka sa kaliwa, sa kanan, sa kaliwa, sa kanan. Imbis na, dapat diretso ka na lang na mas mabilis dahil hindi mo alam ang priorities mo sa buhay. You keep on saying yes to people na hindi mo na dapat nagsisay yes. Na hindi ka na dapat nagsisay yes. Okay? So, question. Alam mo na ba ang priorities mo in life? Or kung marami kang priorities, ano yung top 5? Isip? Okay? Last but not the least, ito po ang pinaka very very important. O, diba? Redundant, pinaka very pa. Ngayon, do you have a clear vision? Sabi nga po ng mentor namin dito sa Sante, nag-i-stay ka lang ba dahil kumikita ka? Or nag-i-stay ka dahil may nakikita ka? Nakikita mo ba na mas gaganda ang buhay mo? Nakikita mo ba na mas marami kang taong matutulungan? If yes, then you should stay. But if not, then isip ka ng kaunti. Check your heart, check your motive, check your intention. Guys, hindi po masamang mangarap ng malaki. Hindi rin po masamang mangarap at mag-goal na kumita ng malaki. Lalong-lalo na kung ang intention mo
ay ipangtulong ang income na iyon. Okay? So, recap lang po. Actually, thank you po sa mga nanood ngayon. Tapos na po tayo. Di ba? Ang bilis lang. Salamat sa mga mabilis na nanood ngayon. Mabilis lang po talaga. Recap lang sa mga nag-iisip dyan na mag full time. So this can help you decide, okay? If you're willing. Willingness is very very important. If you are not willing, kahit gaano karami at kagandang advice ng mga nasa paligid mo, kapag hindi ka po willing, wala pong mangyayari. Real talk na po tayo. Ngayon, pangalawa, P, priorities. Make sure alam po natin ang top priorities natin in life. Paano natin madi-discern ang top priorities natin in life? Check your heart. Ikaw lang po ang nakakaalam niyan. Hindi, don't let other people dictate what your priorities in life should be. Ikaw lang nakakaalam kung ano yan. And of course, ask God for guidance. Always. Whatever our religion is, ask Allah or i-ask mo, ipagdasal mo po iyan, kung ano po iyan. And ang pinaka last but not the least is we should have a clear vision. 1 year lang ba nakikita mo? 2 years? 3 years? How about 5 years? 10 years? Lifetime? Ano ang nakikita mo? Kasi kung magde-decide ka na mag-resign ngayon at mag-full-time at ilang taon lang ang nakikita mo, malamang sa alamang may chance na bumalik ka sa employment. Kailangan ang vision mo long-term. And kailangan sobrang clear ng vision mo na nakikita mo na, nararamdaman mo na sa sarili mo na nangyayari at mangyayari kung ano man yung nakikita mo sa isip mo. Okidoki, so shout out and greeting muna bago po ako magtapos at magbabay sa lahat. Thank you sa consistent na nanonood ngayon. Shout out po kina, hi coach! Hi Ma'am Pam! Si Ma'am Pam Haro po, sobrang sipag po niyan. Isa po siya sa mga leaders po ng Sante. And I want to congratulate you po sa pagiging isa sa mga Beijing China qualifiers. Yay! Patatosays, congratulations! And hi Tita Emeline, Coach Marjorie, mabuhay. Hello po, ang bully niyo ni Coach Hazel ah. Double chin pa more. Hi ma. Hehehe. Alam ko nandiyan ka lang sasali. Okay? And Coach Anthony Martin D. So, hello po sa inyong lahat. May nakikita po ako ibang mga nanonood ngayon. Ate Girlie, hello. Kita ko yung ibang mga ano niyo eh, profiles niyo, pero hindi ko na nakikita ang iba. So, yun lang po, guys. Thank you so much. Ayun pala. Mahal Chris. Hello po. Andito si Patato. Coach Ernie, and thank you so much sa inyong lahat for watching. I will always make sure na when I go live with my AC live vlog, I as much as possible, I can give you some or majority of or most ng mga natutunan at natututunan ko ngayon sa buhay na hopefully makatulong din po sa inyong mga nanonood na may mga pinagdaanan at pinagdadaanan at pagdadaanan in the future. So, thank you so much. Ako po ay magpapaalam na. This is Apple Chico signing off. Happy New Year! Ewan ko kung ako ang pinakaunang bumati sa inyong lahat ng Happy New Year. So, Happy New Year, guys! And let us make 2020 the best year possible because it is the start of a new decade. Bye guys! Bye-bye! Patato!